The RTN Hospital is ready to accept for this year's surgical mission. And in fact, we have a newly renovated facility such as the operating and delivery room, pharmacy, and the radiology department. And also, we are happy and glad that we are part of this year's activity. Happy to serve the people of Palawan through this surgical mission. Our medical and surgical mission this year is getting bigger and wider. Kasi this time, this is the biggest delegation actually ng aming surgical team. And kapag sinabi mong bigger and wider, ibig sabihin malaking preparations yung gagawin natin. So ang gagandahan naman dito sa RTN at CBNC ay they work hand in hand. No? RTN and CBNC are getting help or assistance from our medical team or surgical team para makagawa tayo ng meaningful impact sa communities. The scope of mission was mainly in Rio Tuba and Batarasa. However, to include other municipalities in Palawan, it indicates that RTN and CBNC's healthcare initiatives have been expanding from north to south of Palawan. Bagay sa kanila ang tulong ng medical mission which is free. Siya po si Aliana Maxine Gumban, taga Barangay Baraki, Abornad po kami. Yung liig niya po kasi may bukol. Siyempre po, masakit. Siyempre magulang ako na bakit daw po sinasabihan siya ng kaklase niya na pag hindi daw ipatanggal, baka may pumutok daw, ganun. Di siyempre siya, natatakot siya. Ako yung nahihirapan magtingin sa kanya. Kasi parang siyempre bilang magulang, parang hindi mo siya makausap. Parang masakit ba sa dimdim? Baka hindi siya magising kasi. Ako po si Ayan na Tormo. Mali ako pa yung tatay ni Marmis na Tormo. Talatara Kalatigas po. Kasi nga open yung ano niya yung buwaga niya. Lalo sa makatigil sa nanay. Kaya yung panahon na yun, parang nagulat pa ako kay nawala na ako na ako na napag-aasa ba na kaysa ano buhay ko, parang nangihina pa ako ng loob ng time na yun. Kasi nga sa kanya, kasi siya nahihirapan sa pundidi. Siyempre bata pa lang, parang pasan niya na agad yung paghihirap niya ba. Yung masabi ko lang po, bali, una-una po sa lahat, sa news po. May kapasalamat po ako dito sa medical mission po na ito. Na sana po marami pa silang matulungan na ibang tao. Yung pagtulong dito, kumbaga, life-changing experience. Yung saya na nakikita namin, kahit maliit, malaking bukol, walang pinagkaiba yan. Papasok yung pasyente, ilang taon niya nang hawak yung problema niya sa katawan. Ngayon, dahil sa mission, natulungan siya. Oh, this is my
first time ever on any mission trip. I didn't know what to expect, so I don't speak much Tagalog, yeah, and she doesn't speak English, but you can see that the patients coming into the OR, some of them are really, really anxious, and she was. So, I don't know, I just went to see if I could help, and she hugged tight, and she felt me. Pag-iakap ko sa kanya, parang iakap ko na rin yung anak ko. Jan, maraming salamat sa iyo, kasi hindi mo ako pinabayaan. Do you think that you're helping them? They are helping you. And what is more important is not really the physical health, it's the spiritual health more than anything else. Dalai Lama said, our primary purpose in life is to help others. That's the only reason why we're here. So, look at it that way. Yung practice natin will give us money, yes. But more than that dapat is the joy that you get for helping.